sih mau bang. Mana dapat ya? Magandang araw mga kaibigan, mga viewers. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa simple electrical circuit. Para maintindihan natin ano ba talaga ang sistema o ano ba talaga ang flow ng electric circuit. So, dito i-explain ko sa inyo para maintindihan ninyo ng maayos. Ito ay hindi ito mahirap intindihin. Ang importante lang ay makapag-flow ang electric or current or volts. Maka-flow siya sa isang conductor or wire. Ganyan. So, ayano ako. May dami akong wire dito na sample ko. Kasi pag mag-ano ako, gumagawa ako ng mga circuit, dito ako kumuha ng wire. Mga galing ito sa computer, sa mga power supply. Ito. Ito yung ano ko, mga wire. Ito ako kukuha ng mga wire para mag gumagawa ako ng simple electric circuit. Okay. So, para maintindihan natin, i-actual ko ito sa inyo. Maintindihan or ma-understand natin what is the system or what is the flow of current. Okay, proceed. Okay, so ang materials natin ay ito. Yung lalagyan ng battery 1.5, dito ilalagay ang battery. Ito lalagay, so isa ito sa ating materials. Ito ay bulb socket. Lalagyan ito ng bulb. Isa ito sa ating mga materials. Okay, ito ay bulb. Bulb at 2.5 volt or 3 volt. So dito natin ilalagay ito. Ganyan. Ito ay isang switch. So ang gamit nito, ang function nito ay off, on, off, on. Ganyan lang. Ito ay isang battery. Ito ang source natin sa ating electric or sa ating volt dito. Ito ang source natin. 1.5 volts. 1.5 volts. Dito 'yan, ito. Dito ilalagay ang ating battery. Yung materials nating mga tools nating ginagamit, ito. Galing ito sa sa pangputol ng metal, gabas. Ito ay pangmutol ng metal, gihait para pang natin ng wire. Itong isa ka materials natin. Ito materials natin ay star screw. Ito importante ito para pag-assemble natin. May may collection ako ng mga ito. Kailangan ito para maayos natin pag-assemble, pangdikit ng
yung atong mga materials to. Screw. Ito din, may isa ako material tools. Back to back ito. Trash ko mga small at saka plus screw dito, ito, pero nasisira na. Ang wire nga gagamitin natin, pag sinabing positive line, so kailangan gumagamit tayo ng red wire, red wire. Oo. Pag sinabing nating negative line, gumagamit tayo ng black wire. We use black wire if yung line ay negative line. Ito. Para maintindihan natin ng maayos, ito or sa end point ng ano valve ito, yan dito, yan ay tinatawag na positive line. Dapat ang nakalagay dyan na wire yung red ito sa labas, dito nakalagay ang black wire or negative. Okay. So ngayon, gumagamit tayo ng tester para ma-determine natin kung saan yung positive line dyan sa socket valve. Ang tester natin, ilalagay natin sa X1 yung point ng X1. Magano lang ito. Makapag-detect lang ito ng conductor para makikita na ating makikita. Okay. So ito. Yung sinabi ko kanina na ito dito ay positive line at saka dito negative. Tingnan natin dito sa socket kung saan yung positive line. Ito, yung nasa center, no? Center line. Ito. Center. Pag dito, hindi kumikibo ang tester. Then, nakatap na sa center, no? Mga viewers, no? Tingnan natin, no? Dito sa center, yung positive line nakatap na siya. So try natin. Oh. Kumikibo siya. So ibig sabihin, ito na line ay positive. Positive to. Pag doon tayo sa gilid, kumikibo siya. Oh. Tama, dito ang negative at saka hindi siya pwede dito. Oh. So dito lang siya sa negative line. So guys, no, para maintindihan ninyo, hindi pwedeng kumikibo ang dalawa. Kumikibo dito, kumikibo dito. Ibig sabihin grounded. Baka mag short circuit kayo or mag fire. Or masunog yung ano mo, valve, or yung madamage yung battery mo. So dapat hindi pwede kumikibo ang dalawa. Kasi pag kumikibo ang dalawa dito, kumikibo siya, tsaka dito kumikibo. So ibig sabihin grounded. So damage na yan. Oo. So center,
Balik, ibalik ko pag ano. So nasa center na at saka dyan. Okay, kumikibo. Ito ay positive line. So lagyan natin ng positive sign. Okay, dito. Positive. Lalagyan lang natin kasi walang nakalagay siya para hindi tayo mahirapan. Hindi tayo mag na mahirapan sa pag-determine. Na maglalagay lang tayo ng positive line at saka sa opposite side, negative. So, subtract. Yun na. Ang wire. Tanggalin natin ano mga ka-viewers, tanggalin natin ang screw. Kasi tanggalin natin para maayos natin sa pag ano, dikit dito. May ano stroke ang ano paglalagay ng wire. So ganyan siya. Yung stroke natin diyan. Diyan siya ganyan, no. Then yan mo i-turn. Kasi yung stroke na to, ito ay dapat pag tight mo ng volt o imong hugtan, pag dikit mo, nakaano siya, maayos ang pagkadikit. Ilalagay natin ang positive line.
So, gamitin natin ang gamitin natin ang screw para idikit natin yung ano, yung lalagyan ng battery sa plywood. Ito guys, yung board na to, ito ay isang plywood. I-cut ko lang para dito natin ilalagay ang circuit. Ating setup dito. Dito natin ilalagay ang battery, ang source. Dito ang load natin or bulb socket. Dito maglight. So dito natin ilalagay ang switch. Para ganyan lang tayo dayon. On. Thank you.
Cut natin. At turn natin, turn. Okay, mga kailangan gumagamit tayo ng electrical tip para sa pag-connect ng wire. Isa ito sa requirements sa paggumagawa tayo ng circuit, electrical tip. Ganyan, connect natin. Op! Okay, no? Paglagay natin, automatically umiilaw siya. Kasi, naka-on ang switch. So, para hindi malubat ang material natin, off sa natin yung switch. Oo, ganyan. Para matibay yung pag electrical tip natin, may stroke tayo nga gagawin. Ito. Ganyan natin. Yan, stroke natin. Ganyan, i-ano lang natin mga ka-viewers, no? Ganyan. Then, turn din ng electrical tape natin, turn. Para pag ano siya, galaw-galawin, or matandog, no? Hindi siya matanggal. Yan. So pag ano natin, i-switch natin, may lights na. O, ganyan.
Okay, tingnan mga ka-viewers, no? Tingnan natin, no? On natin. Oh. May lights na. Wow. Nice. Nice job. Okay. So, para idikit natin yung switch, may idea lang ako para ano ito. Idikit natin. Magbutas sa part of the board na lang magbutas tayo o magdig o magbutas para ano natin ma set up natin yung ano switch. Oy. What happened? Tanggal. Okay lang, dito lang ilagay lang muna. Kasi ano pa natin yung ano, switch. Okay, ganyan lang no, mga ka-viewers no. Ganyan. Tapos na. Try again natin para makikita natin. Op. Bali. Ah, ganyan. Okay. Okay, try again. Hoy, nawawala. Kita mo na. Search natin ang line. Ay, mali. Mali, diyan. Dito ko nalalagay yung ano naman siya, line. Diyan. So, dito negative. Walang connection dito. So mali sa paglagay ko ng battery. Nagtataka ako kung bakit walang light. O, dito na. Ito na 'yung tama. Okay. Tingnan natin ang okay, light na oh. Mga ka-viewers no, light na. Ayos. Sana may natutunan kayo sa video na to. Okay, ayos. Good job. Okay guys, mga ka-viewers, mga kaibigan. Tapos na yung project ko. Tapos na. Ito, yung simple electrical circuit. Tapos na at hopefully, nga nahinaot ko nga naka-like mo and put a comment na po kung naman yung mga comment then liyong na po subscribe and thank you, that's all.